Hi, this is your Tita Martha. Good day, mga palangga namin farmers. Today, August 18, magtatanim kami ngayon. Disclaimer lang po, I am not an endorser. I am not a technician of this product that I am using. I am just a certified user of Pioneer. Yon, ngayon magtatanim kami ng actually 1 hectare ang aming tataniman. 1 hectare 1 point something hectare pero ang inana namin ang prepare namin is yan. Tatlong klase ang aming, actually apat na klase ng Pioneer ang magagamit namin ngayon. Kasi yun ang available na napalit namin, nabili namin. First is this, Pioneer 3530YHR. Next is this, Pioneer 3774YHR. Dayon, tapos meron kami, binigyan kami ng isa for demo, which is X35R910YHR. Demo yan ng Pioneer. Thank you, Pioneer. You trusted us. Then, pag magkulang pa siya, ito ang aming which is Pioneer 3645YR. Yan. Tapos, for every hectare, nag-mimix kami ng Marshall. Ibig sabihin, dalawang ganito, dalawa, isang Marshall, isang pack ng Marshall ang aming nagagamit. Yun. Nandito na tayo ngayon sa area kung saan tayo nagtatanim ng ating mais. Ayan. Ang way ng aming pagtatanim dito is puay ang tinatawag nila sa Bisaya. Yan. Kasi pag puay, mas dali, mas sure ka na natatakpan yung iyong seeds. Kasi pag kailangan natatakpan ka yung seeds para hindi siya makain ng mga hayop like rats, chickens, and mga tikling. Yan sila yung mga nagpupuay sa amin. Yan. In terms of spacing, ang space namin between one row to other row is 70 centimeters. Yon. Tapos, from one seed to other seed is 10 to 12 inches. Yan. Hintayin natin silang makaabot dito sa atin. Yesterday, nag-spray sila ng herbicide to make it clean. Kasi nga, diba, in my other vlogs, for you to have a successful maisan, dapat malinis ang inyong maisan. Para hindi kayo magkakaroon, lesser ang chances na magkaroon ng mga daga. Yun. Kasi mahilig ang mga daga sa mga madaming sagbot. Yan. Kahapon nag-spray sila ng herbicide kaya medyo nalalaya na yung mga to make it clean. Tapos, itong area namin ito, na-rest namin siya ng naka-rest siya ng almost more than 1 month. Kasi last me nag-harvest is August 5. Tapos ngayon, July 5 pala. Sorry. Tapos ngayon, August 18, nag-plant na kami. The reason why kami nag-rest ng is like sa tao, kailangan natin mag-recharge or rest para after resting, di ba, na recharge tayo, ganun din ang
ating mga lupa. Kailangan iparest natin sila so that the nutrients mag-recharge, kumbaga. Yun. Tapos, yan, I will show you how they plant. Ang puay system, I'll show you how. Yan, oh. That is the puay system. They'll put the seeds on the ground, then tatakpo nila. Kaya sure ka na natatakpan ang iyong mga seeds at hindi nakakain ng mga mananap. Yan, oh. Look, oh. I'll show it to you na mas malapit. Yan, oh. Tinatakpan nila. Medyo, ano, kaya medyo mahal ang tinatawag na puay. This is, yun yata, 3,000 per bag o 2,500 per bag. Or per hectare. Yun, oh. Natatakpan na nila kaagad. Kaya, let's honor our farmer. Kasi, ganyang kahirap ang magtanim ng mais and other crops. Mahirap talaga magtanim. You know. Yan, o. Oh, tingnan niya, o. Oh. Natatakpan nila ng gusto ang yan, o. Oh. 10 to 12 inches ang layo ng mga seeds. Yon. Look, o. Oh, diba sabi ko before sa inyo, kailangan tanggalin niyo yung mga branches na nakaka harang sa sunlight sa inyong mga umayon doon. Natangkang na namin. Medyo malayo yan sa aming ano. Kasi hindi na yan sa amin. Yan. Ito, oh, tinanggal namin para hindi siya natatambunan ng sunlight. Yan. Tsaka ang pagtanim nga pala, usually is east to west. Yun. Para alam mo talagang na ano yung na ano na sunlight ang iyong. That's it for now. This is your Tita Martha speaking. Thank you for watching this video. And for those newcomers or new watchers, please like and subscribe my channel, Maisa ni Insoy. Please share this video kung ganahan mo. Yon po. This is Simmer Martha saying happy Maisa and have a nice day, everyone.